Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinasapit na kaligtasan bilang bagong liwanag buhat sa langit para sa masagip ang daigdig ay lagi nawang sumikat sa aming kalooban upang magdulot ng panibagong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos sa ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na matamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saan namamalas,
tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang Kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang itinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy, mag-iika-apat na ng hapon. At isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang nakamamanghang pagkilos
ang ginawa ni Juan sa ating ebanghelyo ngayon. Nakamamanghang pagkilos. Narinig natin sa kwento na noong panahong iyon, si Juan o Juan Bautista may kasamang dalawang disipulo o dalawang alagad. Itong alagad niya sumusunod sa kanya. Itong alagad niya masugid sa kanya. At nang makita ni Juan na nagdaan si Jesus o dumaan si Jesus, sinabi niya sa kanyang dalawang alagad, "Ito ang kordero ng Diyos." Nang marinig yon ng dalawang masugid na alagad ni Juan, sumunod sila kay Jesus. Iniwan nila si Juan Bautista at sumunod kay Jesus. Tingnan mo, no? Ang galing. Talagang kilala nila si Juan. Alam nila agad ang ibig sabihin ni Juan. Isang sabi lang nila, agad sumunod ang mga ito kay Jesus. Marahil, marami nang itinuturo si Juan sa kanyang mga alagad. At ang tinuturo ni Juan ay walang iba kundi ang tungkol lagi kay Jesus. Yung mga alagad ni Juan, hindi niya dinadala sa kanyang sarili, kundi lagi niyang itinuturo at idinadala palapit kay Jesus. Kaya nung makita nila si Jesus, itinuro nila o itinuro ni Juan ang kanyang mga alagad kay Jesus. At agad sumunod ang kanyang mga alagad kay Jesus. Siguro, kung sa konteksto natin ngayon, hindi yan ginagawa ng mga tao. Diba? Sa panahon natin ngayon, paramihan ng alagad, paramihan ng mga sumusunod, o yung tinatawag nating followers, diba sa social media, paramihan ng followers. At yung pinakamaraming followers, binibigyan ng parangal, di ba? Sa YouTube, Facebook, Instagram, di ba? Paramihan ng followers. Yung pinakamarami, bibigyan ng award. Maka 100,000, maka 1 million, maka 10 million followers, binibigyan ng parangal. Kaya sa panahon ngayon, mahalaga yung followers. Mahalaga yung mayroong sumusunod sa iyo. Ganon din sa politika, hindi ba? Mahalaga ang followers. Pag walang followers, wala kang boto. Pag walang boto, wala kang pwesto. Hindi po ba? Kaya mahalaga ang followers. Hindi yan basta-basta ibinibigay o ipinapasa. Hindi yan basta-basta itinuturo sa iba. Pero iba si Juan Bautista. Kaya nga nakakamangha ang kanyang ginawa. Sapagkat yung kanyang mga followers o disipulo o mga tagasunod o alagad niya, hindi niya dinadala sa kanyang sarili. Itinuturo niya kay Jesus. Dinadala niya palapit kay Jesus. Ito yung hamon sa atin ngayong araw na ito. Gayahin si Juan Bautista. Ituro natin ang mga tao hindi palapit sa atin, kundi palapit
kay Jesus. Ngayong magfifiesta na ng ating Poong Jesus Nazareno, marami ang pumupunta dito sa Quiapo dahil marami ang inakay ng mga tao palapit kay Jesus. Pero kung tutuusin, kulang pa yon. Kung tutuusin, mas marami pa ang hindi naaakay palapit sa Poong Jesus Nazareno. Kaya ito po ang hamon sa atin ngayon. Sa mga magulang na naririto, akayin nyo ang inyong mga anak palapit kay Jesus. Yung mga may kaibigan dito, imbitahan ninyo yung inyong mga kaibigan na pumunta palapit kay Jesus. Ito yung hamon sa atin. Ang mag-akay ng tao papalapit kay Jesus. Si Juan Bautista, hindi niya hinayaan ang kanyang mga alagad na mapalapit sa kanya, kundi mapalapit kay Jesus. At ito ang hamon sa atin ngayong araw na ito, ang magdala ng mga tao palapit kay Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama sapagkat batid nating nais niyang mamagitan ang kanyang bayan para sa mundo. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya, naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang ating pamilya at mga kaibigan, naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga ng may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at may mga karamdaman, naway maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magpahinga sa kapayapaan sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka namin para sa mga biyaya
sa araw na ito, loobin mong makita sa amin, mga buhay, ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon sa iyo ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkalob mong aming maihain ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-hali na kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Magsiupo.